So, good evening. Nandito tayo ngayon sa bagong open na Binondo Intramuros Bridge. Tatak Duterte. Ayun. Hindi tayo nakapunta sa inauguration nito kahapon eh. Andun si Yorm eh. Oh, kaya dinaanan na lang natin yan. So, maraming humihinto eh no, na nasasakyan. Medyo maluwag pa sila dito. Pwede pang hintuan. So yun, may marking. Teka, bumagalaw yung ating so medyo magalaw yung ating so maraming tao rito na nag picture. Hello Sir Eden, sa Manila po ito, bali sa Binondo Intramuros Bridge. Oh, kakatapos lang inaugurate nito kahapon, nandito si President Duterte and Yorme. So, hindi kasi natin napuntahan kaya ano. Ayun, may kumakaway-kaway pa doon. Uy! So, yung isang side dito pala papunta doon sa ano side nung papuntang Liwasang Bonifacio tapos dito pa kanan.
apat na direction pala tong tulay na to. So yun nga, sabi nga makaka pagpaluwag ng traffic to sa Manila. Mga 30,000 na sasakyan yung kayang i-cater nito per day. Parang naging pasyalan eh, no? So yun, sarap, may walkway din pala dito eh, no? Kaso bakit yung mga tao nasa kalsada? Tignan natin na kung makakapasok tayo dito sa pathway. Sarado pa pala yung pathway. Wala ka pa. So yun lang guys, napadaan lang tayo dito. Sir. Ayan, naging ano, family, ano dito, pasyalan. Ayan, daming lahat halos lahat ng dumadaan, nagpapapicture dito eh. Ganda kasi nung tulay, oh. Ayan, oh, ganda nung ano, bridge, yung ganda ng design. So, funded pala to ng China, so, bilang aid. So, walang ginastos yung government dito. Kumbaga, tie-up project siya pero donated by China. So yun, malaking tulong din sa Manila. And dahil nga masyadong traffic dito sa lugar na to eh. So yun nga, makakabawas sa congestion ng traffic itong Intramuros Binondo. Part to ng ano eh, build plan ng government. So syempre, gobyerno yung ano dito eh, kumausap eh, di ba, sa sponsor. So, syempre, credit pa rin sa Duterte government. Ah, ganun po ba, Sir, Ma'am Celeste? Meron din po bang tulay sa Qatar na kahawig nito? Oo nga. Opo, kumusta po, Ma'am Annie Gabriel Roque? Ayan. Kising pa rin po kayo, ah. So, yung mga sasakyan humihinto po lagi. Bali, nagpapa-picture-picture. Yan, mga pamilya nga yung dumarating dito. Yun. So, ang ganda ng design eh, no, nung tulay. Mukhang matibay. Maganda yung architecture niya, no? Dami nagpapalitrato. So yun, hindi pa hinanguhuli dito eh. May dumadaang mga traffic enforcer pero sa ngayon pinapabayaan muna nila na pwedeng huminto at magpa picture or mag selfie ka para meron kang remembrance dito sa bagong tulay. Build. Ayun, Ma'am Maribik, yan, watching from Hong Kong. Yan, magandang gabi po. Yan, siguro gabi rin sa Hong Kong, ano? Parehas naman halos yung ano natin dito, yung time zone. Opo.
Mamaan, tama po pag CR may tuloy-tuloy po yung build. Good evening po, Ma'am Rochelle. Ma'am Rochelle Anting, yan, magandang gabi. God first. Yes po, Ma'am Marilu. Yan, magandang project nga po ng government and cooperation sa City of Manila. So, swerte rin yung Manila na pili dito sa project na to. Kasi dati yung tulay lang dito, yung, di ba, yung Jones Bridge. Yun, project talaga ni Yorme. So, yun, dinagdagan ng ganitong tulay para mas maluwag yung pinaka-flow ng traffic. Kasi, lagi kasing traffic dun eh, lalo na nung hindi pa pandemic talagang sobrang traffic. So, kaya naisip din to eh. Ayun nga lang, may mga namamasyal na lasing na sa ating So that's it. Medyo lang tayo, napadaan lang tayo at na-amaze tayo dun sa architectural design, kaya parang napahinto rin ako dun sa baba at kinuna natin ng video. Ayan. Sarap mamasyal dito, tabing ilog. Yan, ilog Pasig nga pala ito. Tabing ilog Pasig. So yun nga, sinasabi nung Mamang Laseng na ang gumawa nga naman tama Pinoy yung, kumbaga funded lang siya ng China, pero Pinoy yung yung mga dito nagtrabaho talaga. Oh, Ma'am Rochelle, nandito pala kayo kanina . Yes, Miss Anna, God first po. Meron po, may plug po yung Pinas. Nandun po sa pinaka niya. Hindi ko lang napakita kanina. Bali, merong plug yung Pinas tsaka China. Dun sa pinaka... Ewan ko lang kung makikita. Isusum ko lang ha. Ayan po. Bali, may plug yung Philippines tsaka yung China po. Ayan na. Nakalagay po dun sa upper portion ng may Philippine flag po, Miss Ayun po. Kumbaga China Aid Bridge, yun po yung pinaka nila. Apo Ma'am Solibet, meron pong hindi ko lang napakita kanina sa video, pero may Philippine flag. Ayun po, nakalagay doon sa marking. So, that's it siguro muna. At try natin makaikot pa sa Manila kung kaya pa natin makakuha ng ibang mga magagandang place dito, kung kaya pa dun sa oras. Ayun mga plug po, hindi po China to. Ano ba to? China, lang po ito, hindi po China plug to. Parang lang to, logo lang yata ito nung
China Road Bridge Corporation. Yun yung parang ano eh, nag-sponsor ng project. Pero hindi China plug to eh. Yes po, Ma'am Salibet. Thanks po. So, another pasyala na nangyari dito. Ayan, may mga kumakaway kayo pa. So, mapapahinto ka rin talaga eh, kasi ma-amaze ka dun sa design. So, yun yung pinaka ano. Ayun, may mga ano, mga mag-sweetheart na pumupunta rito. So, masarap din lakarin sa gabi, no? Malamig, ang simoy ng hangin. Opo, Ma'am Solibet, mabilis po nagawa ito eh. Parang bigla na lang sumulpot, ano? Medyo naantala lang siguro ng pandemic, pero yun po, tuloy-tuloy naman po yung mga construction ng build. So that's it. Yan, balik na tayo dun sa ano. Tayo bumalik na sa sasakyan. Ah, ayun. Anong lugar ba itong na-parkingan natin? So, okay na okay sa Manila ngayon. Safe na safe maglakad. At wala nang masyadong, ano, mga naka-ano sa kalsada. Actually, ilang araw na rin tayo naglalakad sa Manila ng gabi. Nakikita natin, safe na po dun sa tapat ng City Hall, yung mga nag-aabang, kahit ating gabi. Kumbaga, ano, mataas yung ano eh, yung ano dati. Pero ngayon, insecure na yung pinaka-places nila. Hello. Hello po, sir. Sir, nag-overtime talaga ng vlog. Oo nga, sinilip ko lang po yun. Ayun, Galawang Yorme po. Galawang Yorme. Page lang po sa Facebook. Sige, sir. Oo, oh, yan. Kita kayo doon. Panoorin niyo po. Follow niyo po. Sige po. Ayun. Balik na tayo sa ating service. Ayan. Sige po. God first po sa lahat. Yan. Stay safe. And on Salibet, bye-bye po. Ma'am Ann. And Rochelle. Opo, maliwanag po yung Manila. Actually, maraming pinailawang project si Yorme. Maraming, pinailawang project, yung pinailawang ano, lugar. Yung lalo na yung mga ilalim ng mga LRT, MRT. Dito rin po, ito, maliwanag po dito sa lugar. Medyo madilim pa nga yung kuha ng camera ko, pero kung dito sa actual, maliwanag po. Oo nga, hindi na rin masyado nakakatakot. Kasi marami rin mga nire-renovate na mga old buildings. Okay, try natin, ano, umanap pa ng isang lugar na pwede nating pasyalan. Sige po, mag-live tayo mamaya. Sige. For now, out muna po kami. Ayun. God first.